Ayon sa mga eksperto ay meron daw talagang impyerno at ito yun. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Kung usapang biblikal, ay pupunta talaga sa impyerno ang mga taong walang pagkilala sa lumalang at nabubuhay pa rin mapahanggang sa ngayon sa kasalanan. Pero sa video na ito ay ibang impyerno ang tatalakayin natin. Dito, titignan natin ang impyernong ginawa mismo ng mga tao. At sigurado akong tataas na naman ang balahibo mo sa ating paksa sa ngayon. Kaya naman mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng mga kwentuhan. Kaya naman simulan na natin. Ngayon magsimula tayo sa pinakamaruming syudad. Ito ang pook sa Darabi sa may Mumbai, India. Halos 1,000,000 tao ang mga nakatira dito. At ang pinakaproblema ng lugar na ito ay ang kanilang mga imbornal. Ayon sa mga reports na sa kada 1,500 na katao sa Darabi ay nagsasalo o gumagamit lamang ng iisang palikuran. Kaya naman di na nakapagtataka na nagbabawas ang mga tao dito sa mga ilog. At ang ilog na ito ay parehas na mga ilog kung saan dito rin sila naglalaba at kung minsan naliligo. Karagdagan pa dito, dito rin sa ilog na ito tinatapo ng mga waste ng mga produktong mula sa mga negosyo. At FYI, meron ditong halos 5,000 mga negosyo. So ano na? Siyempre wala nang maayos na hangin ang magsisirculate pa dito. Dahilan karamihan sa mga residente dito ay nagkakasakit ng lung cancer, tuberculosis at asthma. At ang pinakamatindi pa dito, dahil din sa di nila maayos na pagprepara ng mga pagkain, ay hindi rin malabong magkasakit ka din dito ng typhoid fever. At magugulat ka pag sinabi ko sa iyo na sa lugar na ito ay 4,000 katao ang nagkakaroon dito ng typhoid fever sa kada araw. Grabe no? Pero sa katunayan noon, ang Darabi ay isang gubat na napapaligiran ng ilat. Pero nang pamahayan ito ng mga refugees at mga manggagawa ay natuyo na ang dating mga ilat dito. At sa ngayon halos 25% ng mga tao dito ay nare-recycle na lang ang mga bagay na pwede pa nilang magamit. So ibig sabihin paikot-ikot na lang ang mga kagamitan at mga basura dito. Pero teka, hindi pa dito nagtatapos. Tumako naman tayo sa Manshiyat Nasser sa Cairo, Egypt. Dito halos 90% ng mga tao ay mga basurero. At di na nakapagtataka na tinawag itong Garbage City. Ganun pa man halos 40,000 na katao ang mga nakatira dito. At oo, halos ang buong syudad na ito ay napapaligiran ng mga basura. At ang tanging lugar lamang dito na walang mga basura ay ang simbahan. Ngayon, ito naman ang itsura ng kanilang mga bahay. Sa ibaba, narito ang malaking tambakan ng mga basura na pwede pang i-recycle. Sa taas naman ay ang kanilang tulugan. Meron din ditong malaking warehouse na tinatambakan naman ng iba't ibang mga kagamitan. Dagdag pa, ang mga gusali naman dito ay binubuo din ng mga bakal at ang mga hindi na pwedeng i-recycle ay dito nga nila sinusunog. Pero gaano ba kadami ang basurang nire-recycle nila dito? Sa katunayan, 85% ng mga basurang nakukuha nila ay nire-recycle nila. Ganun pa man, naniniwala pa rin ang mga tao dito na meron pang mas worse kumpara sa kanilang lugar. At oo, parang tama nga sila. Ito ang tinatawag na Poison City na makikita sa Lahore sa Pakistan. Napakaganda ng syudad kung titingnan, pero ito ang tinaguri ang isa sa pinakamerong maruming hangin sa mundo. At dahil dito, ito nagiging dahilan kung bakit nababawasan ng 5 taon ang edad ng mga nakatira dito. Pero bakit kaya? Dahil ito sa walang katapusan at hindi napipigilang emission o ito yung mga gases at mga chemical na pinapakawala nila sa hangin. Karagdagan pa, ang mga residente rito, hindi na nga nila makita pa ng maayos ang kanilang buong syudad dahil napapaligiran na ito ng makakapal na usok. Ang mga nakatira dito ay aabot ng halos 11,000,000 katao at karamihan nga halos lahat sa kanila ay hindi mo matuturing na malinis dahil nga sa mga chemical at sa mga dumi na nag-i-stay sa kanilang hangin. Isipin mo, kapag naalikabukan ka dito ay manunot ito sa balat mo lalo na kapag pinagpawisan ka. Magiging parang putik ito sa balat mo at dahil nga may halong toxic ang alikabok dito ay hindi na nga nakapagtataka na halos 100,000 na katao dito ang namamatay taon-taon.
Ayon pa nga sa ilang pag-aaral, nang suriin nila ang katawan ay nakita sa mga baga nila ang iron, nickel at copper. At kadalasan, umahalo din ito sa kanilang mga ugat. At FYI, kung makakalanghap ka nito, ay magkakaroon ka ng cancer, eye infection at marami pang iba. At ang worst case scenario pa dito, ang mga babaeng buntis na nakatira dito ay nagsisilang ng mga premature baby. At ngayon mag-move on na nga tayo at dumako naman tayo sa La Orayo sa Peru. Ito'y isang syudad na may laki lamang na 390 square kilometer at halos 35,000 lamang na tao ang mga nakatira dito. Ganunpaman 5% lamang sa kanila ang walang problema sa kalusugan. Ibig sabihin 95% ng mga tao dito ay unhealthy. Bakit kamo? Dahil dito sa steel plant o sa mga pagawaan ng bakal. Dekada na itong naririto at wala itong tigil sa pag-ooperate. At ang masakla pa, hindi ito palagi nililinisan. Ang resulta nito ay high concentration ng sulfur dioxide, arsenic at cadmium na nag-i-stay ng matagal sa lupa. Grabe no? Ngayon dumako na tayo sa pinakanakakakilabot na nayon sa China. Ito ang lugar ng Xinjiang. Makikita ito sa northwestern China at narito ang iba't ibang mga kampo na nasa iisang nayon lamang. Sinasabi din na halos 1 milyong katao ang mga nakakulong dito. Wala ditong takas dahil napapaligiran ito ng mga disyerto at nagtataasan din dito ang mga bakod na merong mga barbed wire. Ang matindi pa, di ka dito po pwedeng gumawa ng kalokohan dahil huli ka agad. Bakit kamo? Dahil ang lugar na ito ay kada bloke ay may kamerang 24 hours na nagmamasid at sa kada establishmento na papasukan mo dito ay dapat ka munang dumaan sa scanning. I-scan ng mata mo dito, i-check din nila ang mga daladala mong bag at cellphone mo. At kung pupunta ka naman sa isang parte lang ng syudad ay kinakailangan mo ulit dumaan sa panibagong scanning at checking. Grabe no? At ang ganitong security nga nila ay na-apply pa rin nila sa mga bangko, sa mga ospital at miski sa mga pampublikong lugar. Ito pa ang nakakagulat sa lugar na ito. Pag nakita ka nilang mahaba ang bigote mo at balbas mo ay aarestuhin ka nila. At kapag sumamba kayo sa pampublikong lugar ay arestado pa rin kayo. At kahit nga lang bigyan mo ng Arabic name ang anak mo ay bawal pa rin. Ngayon ano pa? Meron pa sa China na parang impyerno mong matuturing. Ito ang probinsya ng Zhuangzhou, Shandong sa China pa rin. Mataas ang rate ng mga taong nagkakasakit dito ng stomach cancer. Bakit kamo? Dahil marami ditong mga planta ng aluminum. Ngayon move on na tayo at pumunta naman tayo sa sinasabing isa sa pinakakinakatakutang lugar sa mundo. Pero para sa akin hindi ito nakakatakot na lugar. Welcome sa Burundi, Africa. Ang Burundi ay isang maliit na bansa na may sukat lamang na halos 28,000 square kilometer. Sa Burundi ay halos walang mga pera ang mga tao dito. Umaabot ng halos 11 milyon ang mga nakatira dito at halos lahat sila ay umaasa lamang sa pagtatanim at pangingisda. At dito mo nga rin makikita ang isang folding bed na may 7 taong nakahiga. Sa Burundi rin, pag may bisikleta ka, ay ikaw na ang pinagpala dahil kaya mong dalhin ang mabilisan ng paninda mo sa bayan. Ngayon, ito naman ang Haiti. Ang mga bata sa Haiti ay kumakain ng mga tinapay na gawa sa putik. Grabe no? Ganun pa man, 46 na bansa sa buong mundo ay nakakadanas ng kakaibang kondisyon ng buhay. At 33 sa bansang ito ay makikita mo sa Africa. 10 malaimpyernong kulungan sa mundo na ikakagulat mo. Kung meron pang mas matindi bukod sa kamatayan, ito na siguro yung makulong ka ng habang buhay sa isang kulungan na sa bangungot mo lang mararanasan. Oo, sa katunayan merong mga kulungan at mga preso sa mundo na hindi na tao kung turingin ng mga prison guard. Kaya naman maghanda ka dahil sa video na ito ipapakita ko sa inyo ang mga malaimpyernong kulungan sa mundo na kayang magpabaliktad ng sikmura mo. At ikaw nang magsabi sa comment section kung alin sa 10 ito ang pinakamatindi. Number 10, Alde Ciudad Barrios, El Salvador. Ito na siguro ang lugar bago ang impyerno, ang Alde Ciudad. Ito na ang pinakadelikadong kulungan sa El Salvador. At kaya ito naging pinakadelikado dahil dito nakakulong ang dalawa sa pinakanotorious na gang sa mundo, ang MS-13 at ang The Barrio 18 gang.
Kamatayan ng hatol ng mga inmates dito kapag may napasok o nakulong na hindi kasapi sa kanilang gang. Kaya naman noong 2004 hanggang 2015 ay tanging mga gang members lang ang nandirito. Pero kung titignan natin ang kalagayan nila ay di nating may iwasang maawa. Oo, siksikan sila sa kulungan, kaya naman kung may isang presong nagtago ng kahit po konting pagkain ay magpapasimula ito ng rayot. Napakatitindi ng mga nakakulong dito, kaya naman miskin mga gwardya ay takot itong pasukin. Kaya naman ang resulta, mga gang members at leaders na ang nagpapatakbo ng buong kulungan. Number 9, Black Dolphin Prison, Russia. Kahit sinong tanungin mong Ruso, isa lang ang kanilang sasabihin sa'yo pagdating sa Black Dolphin Prison. Napakahihirap ng dinadanas ng mga preso dun. Nakalocate ang kulungang ito sa Kazakhstan border. Ito na ang isa sa pinakamatandang kulungan sa Russia. At hango ang pangalan ng kulungan sa statuang nakalagay mismo sa harapan ng gusali. Sa katunayan, pag nakulong ka dito ay ang tanging chance mo na lang na makawala o makalaya ay ang kamatayan. At yan ang sinasapit at dinadanas ng mga nakakulong dito. Dito ikukulong ng mga Ruso ang mga taong hinatulanan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Meron ditong 700 inmates na nakapatay na ng sumatotal 3,500 na katao. At kung susumahin ng kada isa nga sa kanila ay kumitil na ng halos 5 biktima. Pero sa kabilang banda, hindi lang murder ang skill nila sa resume. Dahil meron din ditong nakakulong na cannibal, mga maniac, mga terorista at mga pedophiles o yung mga taong mahilig kumana ng mga bata. Oo, sila ang mga taong gumawa ng mga kahindik-hindik at talaga namang di na makataong gawain. At ang bawat kulungan dito ay brutal na talaga namang silyado. At dito nagsasalo ang kadadalawang inmates. Ito'y merong 3 set ng steel doors at bukod pa meron ding 24/7 surveillance camera ang nakatutok sa kanila. Rumoron ba rin dito ang gwardiya ng kada 15 minutes? Hirap na hirap ang mga preso dito at wala silang kaalam-alam kung nasan silang kulungan nakapwesto. Pero bakit? Dahil pag nililipat o di naman kaya pinapalakad sila, ay pinipiringan sila habang nakayuko para di nga nila makabisado o masense ang nasa paligid nila. Ang matindi pa, wala silang kalayaang mamili ng kakainin. Pursahan silang palaging pinapakain ng sopas at tinapay na siya namang nirarason sa kanilang napakaduming selda. Number 8, Petak Island Prison, Russia. Tinatawag itong Alcatraz ng Russia dahil dito nila kinukulong ang mga taong tinuturing na nga nilang sinumpa. Oo, ang maliit na kulungang ito ay pinamamahayan ng 193 na mga preso at lahat sila ay hinatulan na ng habang buhay na pagkakakulong. Kaya talaga namang masusing ginagalugad ng mga gwardiya ang mga gamit nila dahil baka mamaya makapagpuslit ito ng mga armas na kanilang gagamitin sa pagtakas. At bukod pa rito, nananatili ng 23 oras araw-araw ang dalawang preso sa isang maliit na kulungan. At talaga namang napaka-imposibleng tumakas dito dahil hindi po pwedeng lumabas ang preso kahit ano paman ang dahilan. At ang isang oras nilang wala sila sa kulungan, nilalagay sila sa isang medyo malawak na cage para makapaglakad-lakad. Mas worse ito kung iisipin sa Black Dolphin dahil dito walang sapat na sanitation facilities, walang maayos na kubeta at wala ding maayos na paliguan. Kaya naman ng mga inmates ay nagbabawas sa isang maliit lang na timba. Dagdag pa na baluktot din sa lamig ang mga preso dito dahil ang pinaka-isla po ay napapalibutan ng nagyeyelong tubig. Number 7, Bangkuang Prison, Thailand. Ang kulungan na Bangkuang ay ang isa sa pinaka-worst na kulungan sa mundo dahil sa maraming dahilan. Isa na, maraming mga nakukulong ditong mga turista. Pero bakit? Sila kasi nahuhuli sa drug trafficking. At pag nakukulong sila dito, inahalo sila sa mga taong hinatulan na ng bitay. At napaka-weirdo rin ng mga batas dito. Dahil ikukulong ka nila sa Bangkuang kapag nagbasa ka lang ng maling libro o kumain ka ng sandwich sa pampublikong lugar. Grabe, no? At napakatindi din ng dinadanas dito ng mga inmates. Dahil sa first 3 months ng inmates dito, ipinapasuot sila ng bakal na kadena. At bukod pa, ang pagkain mo din dito ay bago ibigay ay madalas inuud na. Number 6, Gitarama Central Prison, Rwanda.
Ang malas sardinas na siksikan ay di na bago sa mga kulungan sa mundo. Pero wala na nga sigurong mas titindi pa sa Gitarama Central Prison. Ang mga pastelidad nila dito ay disenyo lang talaga para sa 1,300 inmates. Pero ang masaklap, 8,000 preso po ang nagsisiksikan dito. Yan naman ng simpleng paggigalang sa lapag ay di mo rito magagawa. Kaya madalas ang mga inmates ay patayo kung matulog. Dahil sa may sobrang crowded na nga nila, ay madalas marami na rin ditong namamatay dahil sa iba't ibang uri ng sakit. Kaya naman kung may galis ka dito, ay para di ka na makahawa pa, ay pursahan nilang iutos sa iyong putulin mo ang parte ng katawan mong may galis. At heto pa, maghanda ka. Dahil dito, dahil sa gutom na rin ng mga inmates, ay madalas pinagsasaluhan nila ang kanilang sariling kakosa. At sa katunayan, may mas madala pa siguro dyan. Dahil ang mga sinabi kong yan ay base pa lang sa napakaliit na detalyeng nalakap ng mga tao sa loob. So ibig sabihin, may mas madala pang nangyayari dito. At last year lang po, halos 2,000 inmates ang namatay sa loob mismo ng Gitarama Central Prison. Number 5, Kamiti Maximum Security Prison, Kenya. Nakilala ang presohang ito dahil narito ang mas masama pa sa masama. Inayo ito noon pang 1954 ng mga mananakop na British at nakadisenyo ang kulungan na ito noon sa may sinaunang estilo ng mga mananakop. Pero ngayon tila mas tumindi ang kanilang paraan. 1,200 lang dapat ang pwede rito pero naging 3,000 na nga sila. Kaya naman naglipa na tuloy dito ang iba't ibang sakit gaya ng HIV, AIDS, tuberculosis at iba pa. At bukod pa nga dito, mas tumindi pa ang sinasapit ng inmates dahil sa malawakang korupsyon na ginagawa dito ng gobyerno. Pero paano? Paborito kasi ng mga politiko na ibagsak ang mga taong walang alam sa kulungan. At dahil wala silang alam, ay ginagamit sila para manloko ng mga Kenyan citizen na nagtatrabaho at lumalaban ng patas. Oo, tama ka. Tinuturuan nilang manloko ang mga bilanggo ng mga tao sa labas at ang perang nakukulimbat nila ay napupunta syempre sa kamay ng mga makapangyarihang puno ng gobyerno. Number 4, Gladani Prison, Georgia. Ang sabi nila dito ay medyo maayos na raw ang kulungan at tinigil na raw nila dito ang mga bayolenteng gawain. Pero di pa rin nakakalimutan ng mga tao ang istorya ng kulungang ito. Noong 2012 may kinalat na video ang isang prison guard tungkol sa ginagawa ng mga kasamahan niyang gwardya sa mga bilanggo. Medyo di maganda ang video kaya naman sasabihin ko na lang sa'yo. At FYI, halos 10 taon na nga nila itong ginagawa sa mga bilanggo. Tuwing gabi ang mga inmates ay pwersahan nilang pinapasukan ng walis sa labasan ng kanilang dumi. Dagdag pa, nilulunod din sila at binabalian ng mga buto at pinapaso. At lahat yan ay nakunan po ng video. At tinuring nga itong pinakasadistang prison guard sa 21st century. Ayon pa nga sa isang inmate, ay pinunit nila ang mga kuko, binasag nila ang bungo ko at binali nila ang binti, ribs, ilong at mga ngipin ko. Ang sakit basahin ng kasunod kaya naman kayo na ang bumasa. At ngayon ayon sa mga ulat na okay na daw di umano ang pamamalakad dito. Pero nakakapagduda pa rin. Number 3, Mendoza Prison, Argentina. Ang pinaka-top 19 ng mga pinakadelikadong hinatulan sa buong Argentina ay naganap sa Pavilion 5 ng Mendoza Prison. At sa sobrang titindi ng mga nakakulong dito ay walang bayag ang mga gwardyang pumasok man lang sa mga kulungan. Kaya naman nagrarasyon na nga lang ang gwardya dito ng pagkain sa mga pintuan ng selda. Sa kabilang banda, overcrowded na rin ang kulungan na ito. Sa halip na 600 inmates lang ang kasya ay halos 1,600 ang naghahalo dito. Wala ditong mga kama, kaya naman ng mga preso dito ay sa may sahig na lang natutulog. At bukod pa ang malala pa, wala din ditong banyo, kaya naman sa plastic na lang sila dumudumi at sa bote umiihi. At heto pa ang mas patindi. Ang pagkain nila ay tila gawa sa putik na baka pag kinain mo, ikamatay mo pa. Number 2, Diyarbakir Prison, Turkey. Ang Diyarbakir ay ang pinakasentro ng pinakaabusadong rehimen sa may Turkey noong 1960s hanggang 90s.
libo-libong Kurdish men at women ang dumanas ng napakatinding paraan ng torture dito. At nung mga panahong yun, tinagurian itong pinakamasamang kulungan sa mundo. At ngayon parang di pa rin nagbabago at tila mas lumala pa nga. Dahil miski mga bata ay kinukulong nila dito. At di lang physical torture ang dinadanas ng mga inmates, sa halip tinitira din sila ng psychological torture. Sa physical ay sinasaktan sila at pursahan nga silang pinapakain ng kanilang sariling dumi habang kinukuryente. At sa may psychological naman, pursahan silang pinapasaludo sa aso ng direktor at madalas pinapalaro sa kanila ang taling pangbitay. At dahil dito naging di maganda ang kinalabasan. Dahil nung mga panahong yun, apat na bilanggo ang sinunog ang kanilang sarili bago sila magbigti. Number 1, Camp 22, North Korea. Di lang nag-iisa ang Camp 22 kundi marami ito sa North Korea. At nakapaloob dito ang halos 200,000 prisoners. Ang tagutom dito ay di na bago. Ang mga preso ay pinapakain lang nila ng putik, mais at repolyo araw-araw sa buo nilang buhay. Kaya naman para di sila manawa at tumagal silang buhay, ay kumakain sila ng mga daga at mga insekto. Grabe no? Ngayon, anong masasabi mo sa may 10 malaimpyernong kulungan na yan? Comment down below.